Welcome back mga ka-soundtrip! Ngayon naman guys, ha, kilalanin natin ang isa pang magaling na singer at ang kanyang mga music. Well, the singer-songwriter under Flip Music. Flip Music to guys, Flip Music Philippines. Welcome to Letters in Music! Walang iba kundi si Miss Lynn Asuncion. Hi Miss Lynn! Hi, good afternoon, Letters in Music. Yes, kamusta ka Miss Lynn at ano ba ang pinagkakaabalahan mo as of the moment? Ayun, okay naman. Sobrang init dito sa Kalamba. And later may event ako, just attend ako ng condition day as a guest speaker. Uy, mamaya kwentuhan mo kami dyan and pwede mo yan i-promote. Yung mga upcoming shows mo, marami tayong pwedeng i-promote mamaya. Pero yeah, in terms of Kalamba, ayaw ba nilang lakasan yung aircon dyan? Ayaw ba? Sobrang init dito. Yes, amo ko. Actually, kahit sa QC, napaka-init. Kaya always bring water and then always be hydrated lang, ha, mga ka-soundtrip natin. Mula din yan kay Miss Lynn. Well, kwentuhan na tayo, Miss Lynn. Tell us more. Ha. Kwentuhan mo kami about the story behind the songs na ipe-perform mo sa amin ngayon. Yung Paro-Paro. Can you tell us more about Paro-Paro? Yes. So yung kanta kong Paro-Paro, nasulat ko sa nung pandemic kasi lockdown. And hindi ako lumalabas ng bahay, nakukulong lang ako sa kwarto. So nasulat ko yung Paro-Paro kasi doon umiikot yung mga nararamdaman ko nung time na yon. And sa yung mga nangyayari sa life ko nung time na yon, doon ko binuhos. So yun, nabuo ko yung Paro-Paro. So during pa those times pa pala, no, excited na kami mapakinggan. Yeah. And of course kasi kami, yeah, ako personally, when I listen to music, I try to understand kung bakit ganun yung message, bakit ganun mabigat, magaan ba mabigat, ano yung pwede nating ma-realize when we hear the music. So mamaya papakinggan natin si Paro-Paro. Well, eto naman, kwentuhan mo kami yung past experiences. When did you realize yung passion mo sa music? And kailan mo naisip na, wait, Miss Lynn Asuncion will be a singer someday? Yes, kasi bata pa lang ako, exposed na ako sa music. Pumasok ako sa church namin as a pianist sa choir. And in your high school, tinanong ako ng teacher namin kung ano yung pangarap mo. And sabi ko, gusto ko isang araw makapasok ako or makapasok ng kanta ko sa Himig ng Dog and marinig ng marami. So nangyari yun and now I'm celebrating the progress. Ang dami kayang mga church singers na naging successful. Alam mo na yan, siyempre si Whitney Houston and then si Katy Perry, mga dumaan sa ganyan. For sure si Miss Lynn, matik yan, magiging ganun din. Well, in terms of your art or yung craft mo, for sure naman may mga naisip ka na rin na makakolab in the future. So, sino-sino yung mga gusto mong makakolab in terms of songwriting and recording din? Songwriting, idolong-idolo ko talaga si Miss Moira De La Torre. Talagang wow, pinapanyan ko yung mga kanta niya kahit dati pa. And alam ko kasi yung pinagdaanan niya kung paano siya nag-start as a singer-songwriter. So na-inspire ako sa kanya and hopefully soon makakollab ko siya sa isang kanta or ano. Aside kay Miss Moira, meron pa ba? O siya lang talaga? Bata pa lang ako, idolong-idolo ko na din si Miss Sarah G. Talaga, like, kahit sobrang taas ng mga nota ng kanta niya talagang kahit tumiyok ako, hinihit ko. Ayun, kahit sintonado. Pero talagang idol na idol ko siya. So, hopefully, si Miss Sarah G din. In terms of writing your songs naman, gusto ko lang malaman na gaano siya katagal? Itong Paro-Paro, kailan gaano katagal? Ilang weeks, ilang months, or yung ano yung mga na-experience mo from writing your songs? Ano ba yung mga process niya? Actually, nasulat ko itong Paro-Paro, 30 minutes lang. Wee. Yung chorus. Then natapos ko yung buong song the next day. Yun, so re-practice ko na lang yung tune niya and in less than a week, buo na siya talaga. So lyrics pala talaga muna, no? Lyrics yung lyrics muna and then saka mo lang siya papatungan ng music. Grabe naman yung 30 minutes. So, lead kaya nga yan eh. Na-excite na kami.
pakinggan yung 30 minutes. Mamaya-maya lang. Well, in terms of your projects, upcoming projects, at yung mga gusto mo pang i-promote, take it away, Miss Lynn. Now's the chance. Ayan. So, iniimbitahan po kayo guys na pakinggan ang aking latest and first single na Paro-Paro. Available na siya sa lahat ng digital streaming platforms under Flip Music Records. Actually, when we talk about Flip Music, ang daming magagaling ng artist sa Flip Music. And syempre, isa na si Miss Lindon. Kaya naman talagang kaabang-abang pag sinabing Flip Music. Hindi lang basta yung mga rappers natin dyan. Well, of course, yung mga singer din natin. Well, Miss Lynn, totoo yan. Alam nating lahat yan. Thank you so much for sharing your story with us here on Letters and Music. Since meron kang bagong single, Thank you so much. The pleasure is all ours. The pleasure is all ours. Now, sana kapag may mga upcoming ka pang mga music na magagawa, may pe-perform, sana dito pa rin, of course, sa Letters and Music, ay mapagbigyan mo kami na maging guest ka namin. Thank you so much. Yes. We hope to hear more songs from you in the near future. Pero ngayon, mga ka-soundtrip pa, ito na, ipi-play na namin sa inyo. Narito ang performance ni Miss Lynn Asuncion ng kanyang debut single na Paro-Paro sa Letters and Music Stage. Enjoy guys! Thank you Miss Lynn Asuncion from Flip Music. Ayan na, napanood na natin ang performance from our special guest singing Paro-Paro hanggang sa dulo guys. Ha? Napakinggan niyo yung last line, hanggang sa dulo. Well, thank you so much Miss Lynn sa iyong napakagandang debut single, and for sure marami pang makikinig para sa iyo. At inaabangan namin lahat. Aabangan namin lahat. Well, Miss Lynn, baka meron kang message sa ating mga ka-soundtrip, meron kang mga gustong i-shoutout at mga babatiin. Take it away. Yan, gusto ko babatiin ang Holy Redeemer School of Calamba kasi mamaya-maya nandiyan na ako sa school para magbigay ng speech sa inyo. And para sa mga nakikinig, sana mag-enjoy kayo sa segment na to and pakinggan nyo yung kanta kong Paro-Paro sa lahat ng digital streaming platforms. Yeah. For sure, Miss Lynn, maraming makikinig dyan. Kaya naman maraming salamat sa'yo. Well, mga ka-soundtrip, huwag kayong bibitaw dahil there's more. Mayroon pa tayong letter sender request na babasahin sa atin ng nag-iisa, walang kapareha, walang katulad na si Miss Apple Chiu Crisostomo at isang awit mula kay Kay Sikat. Sabay-sabay nating abangan yan sa pagbabalik ng Letters and Music. Thank you, Miss Lynn!